kasama ko si Carlos tsaka si Rosie. At may tatanungin pala ako sa kanilang mga bagay na dapat madalas pinag-usapan pero iniiwasang pag-usapan, para siyang elepante sa loob ng bahay. Napakalaki niya pero hindi siya pinapansin. Kaya simula ko na yung tanong ko, Josie, tsaka ano, Rosie, tsaka Carlos. Matinding tanong to, naniniwala ba kayo sa Diyos? Stop! Oo naman po. Ikaw? Oo naman. So, kung naniniwala ka sa Diyos, edi naniniwala kayo sa langit tsaka sa impyerno. Opo. Okay. So, naniniwala kayo sa Diyos, sa langit tsaka sa impyerno. Kung sakasakaling mamamatay kayo, saan pupunta? Langit, impyerno? Dinamin siya. I don't know. Di ba rin alaw? So, kung naniniwala kayo sa langit tsaka sa impyerno, pero hindi nyo alam kung saan pupunta, langit o impyerno, hindi kayo sigurado. Sino sa tingin nyo mga pupunta sa langit? Hindi ko alam. Mga mababait, masasama? Mababait ata. Eh, ikaw? Siguro mabait. Mga mababait, okay. Sa tingin nyo, mabait kayo, masama? Tingin ko lang, mabait ako. Eh, ikaw, Rosie? Ano, 50-50. So, si Carlos, mukhang di sigurado, di ka rin sigurado, Rosie. May binigay sa atin ang Lord para malaman natin kung mabait tao o masama. 10 utos ng Diyos. Subukan natin kung masama kayo o mabuti, okay? Nagsinungaling ka na ba, Rosie? Oo. Mag-boyfriend, girlfriend ba kayo? Opo. Nagsinungaling ka na kay Carlos? Hindi pa. Carlos, tumatawa ka. Nagsinungaling ka na ba kay Rosie? Minsan lang. Halimbawa, matutulog ka na pero mag-ML? Okay, so sabi sa Bible, huwag kang magsisinungaling. So, naka 1-0 na tayo sa 10 utos. Sabi, huwag kang magnanakaw. Nagnakaw ka na ba, Carlos? Di pa po. Eh, kupit. In po. Hindi? Kupit. Oh, di po. So, sabi sa Bible, malito, malaki, pagnanakaw pa rin. So, 2-0 na. Sa sabi, huwag kang magnasa ng hindi sa'yo. Rosie, kapag tumitingin ka sa social media na parang ang ganda, nakakaingit, sana ako din, sana ganun din yung ma-experience ko at meron ako nun, nararamdaman mo yun? Minsan po. Ikaw, Carlos? Di po. Okay. Kahit minsan na kapag may nakita ka sa social media na parang sana gusto ko nun, dapat meron din ako nun eh. Wala naman po. Para ka na lang sa akin. Pag nakita ko, dapat gaanin ko siya. Yung gawin ko inspirasyon. Pero dumating sa punto na parang gusto ko maging akin yun. Opo. Oh, so, ganun pa rin yun. Pero parang mas maliit, mababang klaseng pagnanasa sa bagay na hindi sa'yo. At sabi din sa Bible, huwag kang mangangalunya. Alam mo nyo yung pangangalunya, yung asawahin mo yung hindi mo asawa. Pero sabi sa Bible, hindi mo kailangan asawahin yung iba para maging asawa mo. Ang kailangan mo lang, isipan siya ng masama at nangangalunya ka na. So, Carlos, nakapag-isip ka na ba ng masama sa isang babae? Di ba? Isip lang, isip. Parang, ganda niya. Di naman. Sama mo kasi si Rosie, pero sabihin ko sa'yo, oo. Okay. Rosie, ikaw, parang naisip mo, parang pogi niya, parang gano'n, parang... Minsan... Okay. Salamat. Alam ko, huwag ka magagalit, Carlos, kasi lahat naman ng tao ganun kasi. Sinasabi sa ano, sa 10 commandments kasi pinaparealize niya na hindi talaga tayo mas mabuting mga tao. Sinasabi niya na masasama tayong tao talaga. At ngayon nalaman niyo, kayo ba sa tingin niyo sa evaluation sa hindi na natin sa 10, 4 na lang at hindi kayo pumasa, 0 kayo. Mabuti masama? Sama. Sama sobra. Okay, so hindi ko kayo inuusgahan pero sabi nyo sinungaling kayo, magnanakaw, nangangalunya at nag-iisip ng masama. Pero ganun din naman ako noon. Ganun din hanggang ngayon ay nararanasan ko pa rin naman ngayon yan. Ngayon, kung masama tayo, saan tayo pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. Impyerno. Sa tingin nyo okay lang ba yun? Hindi. Lahat ng tao nagkasala, ibig sabihin lahat na ng tao pupunta ng impyerno, walang papasok ng langit. Tama ba, Carlos? So, hindi naman lahat? Hindi. Sino yung mga may iwan? Siguro yung mga impacto. Mga impacto pa yung mapasok sa langit. So, para sa akin, kung marirealize natin, sabi kasi sa Bible, lahat ng tao ay nagkasala. Walang naging matuwid, wala kahit isa. At ang sabi sa Bible, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, kapag nagkasala ka, mamamatay ka, maliit o malaki. Kapag ako ng hold up ng China phone at maliit lang at walang camera,
nahuli ako ng police. Kulong ako o laya? Kulong. Kulong. Eh, China phone lang naman yun eh. Nakaw pa din yun eh. Kasalanan pa rin, maliit o malaki. Eh, kung mag-sorry ako, sorry na, hindi ko naman sadya. Kulong, laya. Siguro na pag-uusapan naman yun. Pero sa pangalan ng hostisya? Makukulong ko. Makukulong. At ngayon nare-realize natin na tayong lahat ay makasalanan, maliit o malaki. Kahit pa ang pinakamabait, kahit pa ang Pope o kahit pa ang pare, kahit pastor o ministro, lahat nagkasala. Hindi naman to about sa reliyon, wala pa akong tinatanong about sa reliyon, tama. Pero si may ginawa ang Diyos para sa atin. At ang tawag doon, magandang balita. Alam niyo kung bakit maganda? Kasi nga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ito ginawa ng Diyos. Tayo na makasalanan, kayong dalawa, sinungaling, magnanakaw, nangangalunya, at nanasana ang hindi sa inyo, at hindi pa yun ang ginawa natin. Pero ang ganito ginawa ng Diyos. Siya ang namatay para sa kasalanan natin. Kasi ang sabi ng mga tao, eh mabait naman ang Diyos, so lahat ng tao papasok ng langit. Hindi totoo yun. Ang katotohanan, kung sino yung mananampalataya sa namatay. Sino po ba yung namatay? Naniwala tayo sa ginawa niya. Ibig sabihin, tayo, hindi na natin kailangan mamatay sa mga kasalanan. Kasi siya na mismo yung namatay sa mga kasalanan natin. Ngayon, halimbawa, sa inyo naman dalawa. Halimbawa, itong cellphone na ito, binibigay ko sa inyo. Rosie, sa'yo na itong cellphone na ito. Sa'yo na ba ito? Hindi, kasi hindi ko naman binili yan eh. Hindi, binibigay ko. Sige, okay. Opo. Binigay niyo na. Alam mo, ganun din ang Diyos. Hindi porket binigay niya ang buhay niya sa atin, lahat tayo ligtas na. Alam mo, may sinabi ang Bible. Sabi niya, kung sino tumanggap at nanampalataya sa kanya, binigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, itong cellphone na to, Rosie, kahit na ibigay ko sa'yo to, pero kung hindi mo tatanggapin, hindi mo kukunin sa kamay ko, hindi pa rin. At ganun din yun sa'yo, Carlo. Sa tingin mo? Tama yun. Tama yung sinabi ng Bible. Kaya alam nyo, hindi naman to about sa relihiyon, katoliko, dating daan. Pero yung kung ano yung sinasabi ng Bible, ayun yung paniwala. Kasi wala namang relihiyon talaga sa Bible. Wala naman talagang sinasabi doon na kailangan maging iglesia ka para maligtas, maging katoliko. Ang sinasabi niya, tanggapin mo at manampalataya ka kay Jesus. Na siya yung namatay para sa kasalanan mo. So ngayon, pag-iisipan niyo ba yung napag-usapan natin? Carlos? Opo. Ikaw, Rosie. Opo.